Ba boy. Ito na pala, tutuloy na natin yung kahapon na sinabi ko, yung macro lens na terebin natin. Ito siya. Hindi siya makita, pero Daiso Japan siya, siya sa Daiso. Nabili ko siya ng 288 lang. Tapos, nga pala, first time ko mag-unboxing, so, bala na. Meron, lawak niya is 5.1 centimeter. 5.1 centimeter. Okay natin. 5.1 centimeter. Hindi siya kita eh. Yan. Kasi 5.1 centimeter siya. Then, meron naman siyang yung pouch. Pouch. Yan. Man-made leather lang yung pouch niya, pero pwede na. Yan. Ito. Tsaka, syempre, bago natin buksan lahat to, ito rin kasi pwede nyo rin gawing lalagyanan kung talagang ingat-ingatan siya. Kasi meron siya yung parang foam. Ay, foam daw, tanga. Yung parang sponge, yung ito. Then, para kahit mabaksak-baksak nyo siya, okay lang. Protect, ano naman siya, safe pa rin. Tingnan nyo, trap natin siya. Four. Ay. Ano to? Yan. Kita nyo? Hindi natin sure kung naging safe ba siya. Basta yun. Bahala na. Pero, yun nga, tignan natin. So, basic niyan is yung clip lens niya. Yan. Rubberized siya, so kalagang makapit to. Yan. Malaki. Itong kita. Yan. So, syempre, yung pinaka-lens natin. Ito. O, diba, para siyang pan-ano? Pan-pro na. Yun siya. Di makita eh. So, babasahin ko na lang. 0.45 times siya na wide-angle lens with macro siya. So, ibig sabihin, yun yung times na lawak niya. Normal compared yun sa normal niya na lens na camera ng cellphone niya. Yan. Isang wide. Tapos, isang macro. So, dito siya. Siyempre, ito yung pinakamaganda niya para sa ano. Pang turo na. Meron siyang case na parang pang DSLR, tapos meron din sa likod. Yeah, safe na safe siya. Ito. Diba? Tapos itong ano, balik tayo dito sa clip na to. Makapit siya para, ano siya, high quality din na yun yung clip niya, kasi hindi siya basta-basta ano, yung slippery na. So kahit aalog-alogin niya, hindi siya ma, ano, mag-slip. Tapos, ito. Yan. Bulaga! Ha! Ha! Tapos, pagka upacro naman, ito siya. Malabo. Pag lumapit yung ano, daliri ko. Pumapalag na rin siya sa mga pro, pero siyempre, iba pa rin yun. Good quality na rin siya for 288 sa Daiso. Yun. Then, papakita ko sa inyo yung mga samples ng ano,
ng mga shot ko gamit tong wide lens. Pero syempre, o nga pala, syempre, tinesting ko muna bago ko i-ano sa inyo, pakita. Para, ano, di ba? Kasi sayang naman kung pinakita ko sa inyo ito, binili nyo, hindi nyo pala magugustuhan. So, tinesting ko muna para sa akin. Pero hindi ako sponsored ng Daiso, ha? Feeling lang, feeling. Tapos, papakita ko sa inyo yung mga sample. So, nauna lang siyang gamitin bago ko siya i-unbox. Para matesting ko muna. So, papakita ko nang hiram ako ng phone. Ito gamit. Kapatid ko. Vivo. Akin pala yung Vivo. Ito yung akin. Oppo. So, ito yung normal na view. Then, kapit muna natin yung muna yung clip. Ito. Kabit nyo. Tutok nyo sa butas. Tingnan kung gano'n siya kakapit. Di siya yung katulad ng iba na clip ng lens na slippery. Ito, medyo matibay pa siya. Medyo makapit. Siyempre, ganito yun. Unahin nyo muna yung clip. Make sure nyo na nasa gitna na siya. Then, tanggalin nyo yung cup niya sa likod. Yung cup lens niya sa likod. Tingnan nyo kung gano'n siya katibay. Kahit na makalog yan. Diba ang kapit? Pero mabigat itong lens na to. Mabigat. Tapos, siyempre, ito na. Diba ang lawak? Try natin sa likod. Diba? Tapos, magigimbag siya. Ganyan. Kita nyo? Yung pagka-vignette niya, medyo ayusin niya na siya siyempre. Kaya medyo vignette yung gilid niya or parang yun. Yung kita niyo yung mga itim-itim dyan sa gilid. Ayusin niya lang yun na maayos. Maganda na rin siya. Kasi, sabi nga ng ninong ko na si Raymond Amuno, yun, shout out sa ninong kong director. Na sabi niya, wala naman sa gamit yan. Wala naman sa pana yan, nasa Indian yan. So, ibig sabihin yun, para sa akin, pagka-antingin ko is, wala sa gamit yan. Kung maganda nga gamit mo, yung lens mo, or pang-professional na lens mo, hindi mo naman alam gamitin. So, pwede na itong mga ganito, pang, ano, kung pang newbie ka pa lang, or pang-practice, pwede na siya, kasi clear naman siya. So, yun. So, papakita ko sa inyo yung isang ginawa ko na sinuot namin sa Tanay kasama yung pinsan ko. Shout out na din pala kayan. Kay Yayaye. Yan, ipakita natin. So, ito na siya. Ito yung mga video na thank you.
ganyan yung shot niya. Tsaka yung mga pictures na sample. So, comment na lang po kayo kung anong, any suggestions po about dito sa lens na to or kung na-testing nyo na. So, ang masasabi ko lang dito, ang advantage niya, pwede siya simulan as a pang-practice kung hilig nyo talaga mag-video or mag-shoot. Pwede siya. Kasi, budget-friendly naman siya. Tsaka, para sumasabay na rin naman siya sa mga pro. Pero, syempre, iba pa rin yung katulad ng mga ibang lens na pang-foaming pa na pro. Yung wala na masyadong ano sa gilid, yung parang may pagka-vignette or yung parang grainy yung gilid. Ayun, kita-kita na lang ulit tayo sa susunod natin mga video. Thank you and please like and subscribe.